Naiinis ako, mas na-boast pa kasi ang pagsisisi ko for choosing Rhea. I tried my best na sasabihin sa sarili ko na everything is okay. Na tamang babae sa akin si Rhea. She also tell me na isang lalaki ang nakagalaw sa kanya. Ganun palang klaseng babae siya. Ginawa ko ang lahat na ipakita na mahal ko siya. Na hindi naman totoo, I still love Ivana. But for money and for temptation, ay sakripisyo ko ang relasyon namin. And now, hindi ko siya mahanap. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at ibangon siya ulit. Pero sa panahon na kailangan niya ako, ay saka pa ako nawala sa tabi niya. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Kung kaya pa niya akong tanggapin, it was a big regret na pinakawalan ko siya. I thought, di ko na siya mahal. But I was wrong. The more nakasama ko si Rhea, ay mas lalo kong naiisip si Ivana. Her sweet smile, the way she chuckle, the way na nagpo-poach siya sa akin pag nagpapabebe siya. She's matured pero pag kami lang ang magkasama at ang third wheel naming si Rhea ay lalabas ang pagiging malambing niya. Na parang bata at pusa kong maglambing. I missed everything about her. Naiiyak ako, hindi dahil sa panuloko ni Rhea, kung hindi ang isipin ko saan ko hahanapin ang mahal ko. Kailangan ko siyang hanapin at humingi ng tawad and I will tell her everything about me and her best friend. Magsisimula kaming ulit. I know she loves me so much until now. Ako lang ang lalaking nagpaamo sa kanya sa kabila ng maraming naniligaw sa kanya. She chose me but I waste it. Alam ko mahal pa rin niya ako. Nakaligo na ako at naisaayos na ang mga gamit pero my wife is still sleeping. Mag-alas 11 na pero naghihilak pa rin siya. Ang sarap niyang pagmasdan, mamamasyal kami ngayon sa Il Nido. Ayoko nang may mga bodyguards kami at sumusunod sa amin. For sure, maiilang ang asawa ko. Sasabay kami sa mga normal people kasi alam kong mas mag-e-enjoy ang asawa ko doon. Naputol ang isipin kong yun nang may tumawag sa cellphone ko. Hello sir, okay na po. Nagawa na po na Aaron ang ipinapagawa ninyo. Sabi sa kabilang linya. Napangiti naman ako for the good news. She deserved it. Good. Yung sa graduation ni Ivana, alam niyo na ang gagawin ninyo. Maayos na rin po yun. Pagkatapos ng usapan ay ibinaba ko na ang cellphone. Unti-unti kong ipapahiya bago ilantad ang baho ng Rhea na yun. Mas mahirap kasi kung ibubulgar ka agad ang baho ng babaeng iyon. Aalis na ba tayo? Boses ng isang anghel, my wife. Nilingon ko siya, nakakabangon lang, hawak ang kanyang sikmura. Bumangon ka na dyan, may pupuntahan tayo. Utos ko sa kanya. Hindi na siya sumagot at tumayo. Kinuha ang kanyang towel at tumuloy sa banyo. Napaka masunurin niya ngayon. Hindi na siya kagaya ng dati na nakikipag-away pa sa akin. Mukhang magiging maayos naman ang pagsasama namin. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na siya sa banyo at nag-ayos na ng kanyang sarili. Habang ako naman, chine-check ko ang mga gagawin naming aktibidad ngayong araw. Nang okay na ang lahat, ay nilapitan ko siya. Nakabihis na rin at nagme-makeup na. I hug her from back. Napatigil tuloy siya sa pagli-lipstick. Narinig ko yung tungkol sa phone kanina. Para saan ang graduation ko? Malumanay niyang tanong. Part of my plan para pahirapan ang mga taong nanakit sa'yo. Tinitigan niya ang mga mata ko mula sa salamin. Yung mga mata niya ay parang naaalala tuloy niya ang mga taong nang traitor sa kanya. Bigla tuloy akong naawa. Salamat. She smiled at me. Hinawakan niya ang kamay ko na nakayakap sa kanya. I smiled back to her. I'll protect you. Bulong ko bago kumawala. Bilisan mo dahil mamamasyal tayo ngayon at para makapananghalian na rin. You like seafoods? Namilog naman ang mga mata niya nang marinig ang pagkain. Kakain tayo ng seafoods? Masaya niyang sabi. I just nodded and leave the room. Kita ko ang pagniningning ng mga mata niya kanina. Ngiti pa lang niya, busog na ako. Ganito pala kapag may asawa ka. Masaya pala. I never planned to marry and who knows that I will fall in love to a woman that I hired to be my wife. Sir, andito na po ang nurse. Sabi ng isa sa staff na resort ko mismo. Papasukin mo na sa kwarto. Tumalima naman kaagad ang staff. The main reason kung bakit ako nagpatawag ng nurse ay upang e-check ang kalusugan ng asawa ko para makuha na rin ng dugo. I wanted to check kung buntis ba siya.
Ayokong umasa pero di ko maiwasan na isipin na totohanin na lang ang pagiging asawa niya sa akin. Yung kilig ko kanina parang sasabog na. Pero I need to act normally. Hindi naman siguro iniisip na may gusto na ako sa kanya. He didn't tease me. Pero ang di ko maintindihan ay yung pakiramdam na gustong gusto kong dumikit sa kanya. Yung ayaw kong malayo siya sa akin. Last time, inis na inis ako pag nandyan siya. Noong gabi na inangkin niya ako, bumigay ako kaagad. Hindi rin pala masamang mag-asawa ng estranghero. Luis is a good man. Biglang kumalamang sikmura ko para akong naghahanap ng buko juice at iba pang pagkain. Kagabi ako lang ang kumain sa pina-order niya. Pero bakit ngayon? Gutom pa rin ako. Mrs. Madrigal, nandyan po ba kayo? Tawag ng babae sa pintuan. Wow, Mrs. Madrigal talaga ha? Ang sarap palang pakinggan. Opo, sino po yan? Nurse po ako. Pinapunta po ako ng asawa po ninyo. Sagot niya. Binuksan ko ang pintuan, isang magandang nurse ang pumasok. Na-curious ako kung anong meron. I-check ko po ang vital sign ninyo, sabi ni sir, bago kayo mamasyal. Alam niyo naman po dito sa Palawan, mapapagod po kayo sa pag-a-island hopping. Sabi nung nurse. Grabe naman ang mister ko, napaka-conservative. Mamasyal lang, kailangan pa akong ipa-check up. Sweet naman. Hindi na lang ako umangal at nagpa-check na lang. Nasaan ang mister ko? Wala sa isip kong tanong. Okay lang naman na angkinin siya sa mata ng mga tao lalo na habang wala siya. Hindi naman niya maririnig. Nandito ako. Sabi ni Luis kasabay ang pagbukas ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ko. Nakakahiya. Narinig tuloy niya ang tanong ko. Baka isipin o na kinakarir ko ang pagiging wife ko sa kanya. Or worst, mahalata niya na. Gusto ko siya. Oh, ayan na po pala, misis, ang mister ninyo. Nangingiting sabi nung nurse. Napatingin ako sa sliding window kung saan kita ang kagandahan ng dagat. Hindi pumapasok sa utak ko ang kagandahan ng tanawin dahil sa pagkapahiya. Nakikita ko sa sulok ng mata ko na nakangiti siya sa akin while staring at me. Nakakahiya ka, Ivana. Tapos na po, ma'am. Nakuhana na rin po kayo ng dugo. Enjoy your honeymoon and best wishes for Mr. and Mrs. Madrigal. Sabi ng nurse at lumabas na. Ako naman ay di makatingin sa ungas na to. Hinahanap po ang mister mo. Andito na ako. Ngiti-ngiti siya habang papalapit sa akin. Nag-iinit na ang pisngi ko sa hiya pero hindi ko ipinapahalata. Na makalapit siya, hinampas ko siya sa dibdib. Gusto ko rin maging makatotohanan ang drama na to. Salamat ka na lang at nakikipag-cooperate ako. Kunwari ay nagagalit-galitan ako. Talaga ba? Sagot niya na patango-tango pa na para bang hindi siya naniniwala. Lika na nga. Nauna na akong lumabas. Buti na lang at naglagay ako ng BB cream sa mukha ko kaya di mahahalata na namumula na ako. Narinig kong isinara niya ang kwarto namin at sumunod siya sa akin. Naramdaman ko na lang na inakbayan niya ako. Gusto nang magtatalo ng puso ko sa kilig. I wear my sunglasses dahil ang taas na nga ng araw. Nang makalabas kami ay nakapila na ang mga staff, dala ng isang lalaki ang isang bag. Nang makita ko ang labas ay mas nagagandahan ako. Talagang tourist spot ang Palawan sa ganda nito. Medyo malapit kami sa beach, kaya kita ko ang lawak ng dagat. Mamasyal tayo sa El Nido, huwag kang mag-aalala. Sasabay tayo sa mga ordinaryong tao para di ka mailang. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya, bakit siya ganito sa akin? Gusto kong lumuha, gusto kong lumuhod at sabihin kay God na sa akin na lang siya. Pero ang totoo para sa kanya, parte to lahat ng pagpapanggap namin. Pero hindi sa akin.